Philippines is known for its rich natural resources, especially in the coastal and marine areas. The coastal and marine resources of the country are of national and global importance because of their rich biodiversity and valuable contribution to the economy. One such vital province in the Philippines is Davao Oriental, which is part of the Eastern Mindanao Biodiversity Corridor, an area endowed with rich natural resources. Lingid po sa kalangan ng kaalaman ng iba, no? Halos 70% ng ating mga mamamayan, no, ay nakatira sa tinatawag natin na coastal zone. At dahil doon po sila nakatira, napakalaki ho yung kanilang stake, no, at kabuhayan ng gagaling sa mga lamandagan. Fortunately, Davao Oriental is one of the beneficiaries of and the only province in Mindanao selected to benefit from the Integrated Coastal Resource Management Project, or ICRMP. ICRMP is a project led by the Department of Environment and Natural Resources and implemented jointly with the Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, and the Department of Finance Municipal Development Fund Office. The primary goals of the project are sustainable management of coastal resources and increased income for coastal communities. The project introduced the concept of ecotourism, which changed the mindset of the community, as it offered an opportunity for its residents to have another source of income. With the new mindset, locals are determined to protect their environment because it is where they live and source their livelihood. Through capability trainings, the locals are now capacitated to provide ecotourism services and goods. Meron tayong existing na mga associations na dati is involved in the management of project ng ICRM. One of that is the Tampapas or the Tanisan Marine Protected Area and Fisher Fox Association in Barangay Tanisan. May 30 membro. Kasama po yung mga official namin. 10 babae at 20 mga lalaki. So, na-establish po yung organization namin since 2009. Gawa po nung Marine Protected Area na ginawa namin. Binigyan po kami ng project ng DNR galing po sa ICRMP. Yung ecotourism project, yun ang kinabubuhay namin hanggang sa ngayon, noong 2009. Meron pong tatlong components. Rift discovery, culinary, saka yung nature village. Kasi ang MATI is an ecotourism destination. Eh sila ang one of the PO na nagpipiri ng mga gusto mag-island hopping. Meron silang dalawang bangka. At saka ngayon, ang DNR mismo, mayroon kaming isang dive boat na siyang nagmamanage yung Tampapas. Parang yung presidente doon, siyang naatasan namin na mag-caretaker ng bangka.
river na mayroon kami mga activity, ang ginagamit namin yun na ano, pang surveillance, sea patrol. Adventure yun sa kanila. Yun ang pinaka-unique na at ang pinaka-maganda na result ng ating project. Ang concept kasi ng ecotourism nila is comparing yung damaged marine protected area sa maganda. Pali mag-snorkel sila doon sa sila na bahura, parang may lecture. Ito yung makita mo sa dito na area. Dahil pinabayaan, ito nangyari. O, yung food nila is, kanalang nandun. Indigenous food ang nandun. I-serve nila. Sa marami silang doon mo lang kasi dito sa amin pag may catering, hindi naman kami yung iba, hindi naman kami magluluto. Magpupunta kami ng sagali ko din sa amin na sila nang umigay. Para ma-equity yung ano ba, lahat magkapira. Mayroong bisita kami, sila din, kahit di membro. Dito sa may Dahikan, portion of that barangay Dahikan, which is the Dahikan Beach. Meron tayong isang association doon. Ang kanilang pangalan ng association is Amihan sa Dahikan Surf Scheme and Fisher Fox Association. Ang association doon is part of the group crafting the sustainable development management plan of my day. Ito po. Parang sila ang point person na talagang alam kung ano talagang nangyayari doon sa coastal areas na yun. Amihan sa Dahikan is a group of out-of-school youth, young surfers, and skimboarders working as volunteers to ensure the cleanliness of Dahikan Beach in Makati City, Davao Oriental. Ano ang lamang dagat, ano ang lamang tao na dapat alagaan, so pinaalagaan namin. Kung pwede namin ibigay yung aming kaalaman din sa kaalaman ng ibang tao na pupunta dito na nakatulong sa amin. So binibigay namin para hindi lang nasa amin yung kung saan nasa amin yung ano ba nung pulot dulot paano talaga pag-alagaan. It's my first time here. Ah, oh, it's your first time. How was your experience here? It's been great so far. They take you in like you're part of their family. You can stay here, you can surf, they teach you how to surf, they teach you everything, and they teach you about the environment, how to preserve the wildlife here. ICRMP has raised people's awareness on environment protection, especially Pawikan conservation. As tourists participate in protecting the environment, they become part of the community's Pawikan Conservation Project. Education really very important because when the guests come, so much trash, and also I think one thing this coastal, you know, the MPA, marine protected area, or at least zoning, so fishermen can fish here, or the surfers can surf here, so it's safer and then more environmentally friendly for everyone. The locals learn to value the importance of the sea as they realize that a polluted and depleted sea is detrimental to all life. Makita mo noon, marami tayong mga illegal fishing, mga dynamite ang ginagamit noon. Ngayon, wala na yan.
at least na iradigit. Pag may makita silang nagano ng mga dynamite fishing yun na yun, kailangan mayroon ng ano, punta kaagad ng barangay down to the data science yun. Kaya mayroong action kaagad. Nandun pa rin yung tamisan ano natin, marine protected area. In fact, yan yun talaga sa amin na nakakaalam sa ano. Talaga masasabi kong very sustainable siya kasi until now, nandun pa rin yung management ng MPA by the, ano, by the PO. Tapos ng project, pero nagkanta kami ng validation ng Biocon, yung sa sea cucumber, at saka sea hare. So, may sinigaw sa amin from dun sa may road. Hoy, bawal dyan! Sabi nga, akala nila, mga outsiders kami na nangingisda dun sa ano. Eh, sabi sa amin ng PO, yung PO chair sa amin, ma'am, ganyan talaga yun. Yung mga members dito, alam nila na bawal dyan. Kaya, inanapan. So, that's good. Dati, wala mga huli na isda. Ngayon, marami na. Ibig sabihin na hindi lang kami nabubuhay. Pati rin yung mga isda. Ngayon, ang impact na nun, siya na ang model sa Buhada Bay. Kami sa Bay. Kasi dumami yung isda doon. That's why yung iba mga barangay gusto na nila i-adapt yung concept ng kanisa. May mga tao magsabi na dyan kailangan natin magkapira, pero wag. Kasi doon sa pira, doon nasisira ang ating biodiversity. So kaya nga, pinangalagaan namin na kung magkapira man tayo sa biodiversity, kailangan pantay-pantay, pangalagaan natin muna bago tayo magkapira. Kung dapat, ano dapat ang gawin para magkaroon tayo ng more on sustainable pira. No project sails smoothly all the way. Thus, it is important to document the lessons learned as much as the good practices and success stories. Possible hindering factors to project success must be identified and studied as reference for future project development and implementation. After ng ICRMP, doon pa na pasa yung environmental, provincial environmental code ng Davao Oriental. Dahil sa ICRMP na na-create siya. Kasi during the time sa ICRMP, gina-formulate pa siya. Pag end ng ICRMP sana, pasa siya. But nag-change kasi ng leadership. That's why na-delay. That's why last year pa siya na-adapt. Since 6-year project, so, nagpalit ng mga officials. So, nakadalawang election din siya. Somehow, naaapektuhan din yung parang sustainability mo while nag-i-implement ka ng project. Kasi, iba na naman yung kausap ko. So, you have to reorient ka naman ng mga, reorient ka naman din sa bago. But anyway, constant naman yung storage natin sa LG. Part ng target namin na i-upgrade na naman namin sila yung sa plan para ma-adapt naman ulit na akalang bago. Nakalagay na sa working financial plan namin. Then ano ba yung iba pang mga kulang sa project? During the time of ICRMP, lahat yung 7 municipalities na adapt yung ICM plan. But through changes ng mga leadership within the LGU, hindi kasi mandated ng LGU kung
talagang true and true i-follow nila what is in the plan. Kasi hindi yan priority ng LGU as part ng basic service nila. I recommend sana pwede meron tayong mga policy na ma-create sa itaas na magiging part of the mandate sa local government. Tulad ng RA 9002 yung solid waste, naka doon sa batas na mandate. At least mag-allocate sila ng pera doon. While kung mandated siya ng LGU as part of their basic services and programs, yung ICM na yan, regardless yung sino dyan, obligado sila to implement and to follow yung anong nakalagay dun sa plan. Minsan kasi di may iwasan yung mga attitude ng tao. Mayroon pa rin mga pasaway, hindi masyado yung hindi natin may pasunod ang mga dos and don'ts doon sa mga projects. Mayroon tayong mga project doon sa mga remote areas. Kasi yung mga tribe doon, i-introduce mo yung project, then pagka siguro mga 1 year after, mag-align naman kasi madali mag-change ng mind. Sa stock natin, sa implementation, yun sa implementation, palagi silang ginaguide natin. That's why para na-change yung mentality ng mga tao doon. Na-correct yung mindset nila in terms sa project. So, sa katagalan, naintindihan nila. Nakita nila yung positive result ng project. Lalo na itong protected areas natin, magandang result dito, educate yung mga tao, na yung palang protected area natin yun ang pinaka breeding ground para pinaparami doon natin yung mga marine species natin. Pag marami na doon na sila nangingisda sa paligid ng marine protected areas. To steer the project towards success, good partnerships must be made and established. Well-coordinated efforts through the cooperation of different sectors have harvested good results for ICRMP. Yung development goals natin sa plan, dapat din sinasabay dito ng development goals. Kasi ultimately lahat ng gagawin natin sa plan, makakapito dito sa kalagatan. Dapat merong sinasabay na effort na pinagpatuloy natin gawin dito sa post para sabay na I'm going to go to the college. Davao Oriental State College, active masyado sila sa coastal implementation. Kung may mga problema, for example, illegal cutting, mangrove, whatever activities doon sa area, ang unang nag-inform at saka nag-panang sa atin sa DINA is yung academy natin. Member din sila ng pamilya natin, Protected Area Management Group. Dito naman sa mga kabuhayan sa pagdagat at saka yung mangrove development, kapartner namin yung IFA, no? Yung NGO naman sa ibang regulatory at saka protection. Any project introduced by the city government of Manila, there is really a need or a component that would help, no, to make it successful. Yung tinatawag natin na convergence. So we have partnership with the mga civil societies. Kagaya ng
amiha namin ay nasa dahitan. Internationally recognized ngayon yung Dahitan Beach namin. No? And we were able to protect that through mga kinatawag namin ng mga local legislations namin. Meron kaming dinideclare ng environmentally critical area to protect, no, and conserve yung marine mammals. So, before dumating ang project na RX yan, ICRMP, nakita na lang din na sa kanang city government namin na mayroon na kaming protection dahan-dahan. So hanggang nakita din namin na maganda pala na hindi lang yung PO or grupo ang tumutulong ko sa kaligasan, nandito yung government, DNA o city government. Kasi ang lakas ng power nila na pwedeng magsabi na ito ang bawal, ito dapat ang gawin natin para manatili tayo na kahit magsulputan mo yung mga development ng ecotourism natin, may prevention tayo kung paano gawin na sila hindi pwedeng lumampas kung saan dapat sila. The academic sector also has a significant involvement in the environmental protection of Davao Oriental. Through ICRMP, a Center for Coastal and Marine Research was built in Davao Oriental State College of Science and Technology in Mati. Davao Oriental had shown progress in development in operation through DENR's partnering and networking strategies. Sa tulong din ng LGO sa nambiran po sa DNR, doon talaga yung salamat kami sa DNR kasi doon kami ang nabigyan ng ganung training at yung kapalit po ay pag-aalaga ng kalikasan. The continued conservation and protection of the coastal and marine resources have greatly influenced the growth of the Philippine tourism market over the years.